Tuwing humahawak ng katawan ng isang lalaki, kailangan niyang putulin ang kanyang damit. Hanggang sa walang telang nakatikip sa katawan. Ngayon ay isang magandang babae. Gusto niyang gupitin ang kanyang damit, pero biglang nagmulat ng mata ang dalaga. Nasaan ako? Ang kakaiba ay napakatahimik niya. Parang hindi naman kakaiba. He said, "Here is the morgue. She died in a car accident." Inilibot ng batang babae ang kanyang mga mata sa pag-iisip tungkol sa kanyang lasing na eksena sa pagmamaneho. Talagang sanhi ng aksidente. Pagkatapos noon ay wala na siyang maalala kundi kung patay na siya. Pagkatapos ay maaari mong ibuka ang iyong bibig upang magsalita. Tingnan mong hindi ka naniniwala na kinuha niya ang iyong death certificate. Malinaw na nakasulat sa itaas 8 oras ang nakalipas. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Bago hintayin ang kanyang reaksyon, gumamit siya ng cotton swab para panasan ng sugat. Hindi niya maintindihan ang ginagawa niya. Isa pala siyang corpse makeup artist. Dalubhasa sa paggamot sa hitsura ng mga patay. Ngayon ay iniisip pa rin ng batang babae na hindi siya patay. Nakiusap siya sa matandang bak na palayain siya. Tutulungan niya itong itago ito ngunit hindi siya tatutol. Sabihin mo lang ang isang napaka nakakatawang pangungusap. Palagi kang hindi naniniwala sa akin. Pero patay na talaga siya. Ang takot na babae ay gustong tumakas dito. Ngunit wala siyang lakas. Hinayaan lang siyang sumayaw sa harap niya. Ito ay kakaiba na siya ay hindi. Nakaramdam ng sakit, sa oras na ito, tumingin ang matandang bak sa kanyang relo. Pagkatapos ay kumuha ng isang iniksyon. Itinurok sa dalaga, agad itong nataranta, nanghihina. Maghintay hanggang magising siya, 10 PM na. Hinawakan niya ang kanyang leeg ngunit walang naramdamang pulso. Natakot siya at napahampas ang kamay niya sa sahig. Pero nakakapagtaka na sobrang lakas ng palo nito, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Patay na ba talaga siya? Gusto niyang umalis dito ngunit nakalock ang pinto. Sabay punta ng boyfriend niya sa morgue. Gusto siyang makita sa huling pagkakataon ngunit gumamit ng dahilan ang matandang sibay. "Hindi ako kamag-anak kaya hindi kita papasukin." Kahit anong pakiusap niya, hindi siya sumuko. Narinig ng dalaga ang boses ng nobyo. Kaya huwag kang tumigil sa pagsigaw pero napaka-soundproof ng kwartong ito kaya hindi naririnig ng kanyang kataypan. Takot na babae ang gustong tawagan siya, ngunit naputol ang cable ng telepono. Pinalampas lang niya ang pagkakataon. Galit na galit siyang nagbasag ng mga bagay. Maglabas ng galit, sa oras na pumasok si Old Buck, ang silid, ay naging malungkot, nakiusap siya sa kanya na palayain siya, ngunit hindi pumayag ang matanda. Kinabukasan dumating ang kanyang ina, namimiss siya ng sobra kaya gusto niyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Dahan-dahang hinugot ni matandang bay ang puting tuwalya. Tingnan mo ang katawan ng dalaga. Isang ina sa sakit na lumuluha. Pagkatapos magpaalam sa kanyang anak, tumalikod siya at umalis. Natatakot si Old Buck na magising siya. Kaya natarante siya at nagtalukbong ng tela na umaasang biglang iikot ng ina. Sinabi sa matandang Buck bago siya namatay sa kanyang itim na buhok na anak na babae. Sana ay matulungan kanyang magpakulay muli. Sumang-ayon si Old Buck hanggang sa umalis ang ina ay nakahinga siya ng maluwag. Pero pagkatapos ng nangyari, feel na feel ng mga babae, may tinatago si Old Buck, para makatakas sa lugar na ito kung saan ako dinadala ng Diablo. Palihim siyang may hawak na kutsilyong nakatago sa likod niya, nang hindi niya pinapansin sinaksak siya, ngunit madaling umiwas ang matandang Buck. Nang makita niya itong papalapit ay natarante siya, "Huwag manatili dito, bigyan mo ako ng gunting, ayokong masaktan siya." Hinaylan ng lalaking ito ang kamay ng dalaga na may hawak na gunting. Nakatutok sa kanyang leeg, "Halika, patayin mo ako." Alam niyang hindi naglakas loob na pumatay ang dalaga. Kaya naman sobrang tapang niya, sabi niya, makikita niya siya. Dahil may kapangyarihan siyang magsalita sa mga espiritu, pero napaka-obvious. Hindi siya pinaniwalaan ng dalaga. Bago umalis, sabi niya makalipas ang 2 araw. "Ito ay iyong libing, huwag makipaglaro." Kahit na sinabi niya, ngunit gusto pa rin niyang tumakas. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang pagkakataon. Nagdala siya ng mga damit at tinanong siya kung ito ay kasha. Kapag hindi niya pinapansin, palihim niyang kinuha ang susi nito. "Hindi pa ako handang mamatay." Hanggang sa nag-drive siya palayo. Agad niyang kinuha ang susi para buksan ang pinto. Ngunit mayroong masyadong maraming mga susi kaya siya lamang ang maaari. "Subukan mo sila isa-isa." Sa oras na ito, ang matandang Buck ay nagpapagasolina kaya hindi niya napansin. Nang magbayad ako, napagtanto ko na ang susi ay wala saan man. Agad siyang nag-drive pa uwi. Sa pagkakataong ito ay nabuksan na ng dalaga ang pinto ng silid ngunit nakalock ang pangunahing pinto. "Buksan mo lang itong pinto." Kaya niyang tumakbo. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nadiskubre siya ni Old Buck na kababalik lang. Ang takot na babae ay agad na nagtago sa isang silid. "At pagkatapos ay tinawagan ko ang aking kasintahan. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi ako patay. Pero dahil mahina ang signal, naisip niya na mali ang tawag.
Kaya pinatay ko na ang makina. Sa oras na ito, lumitaw ang matandang Buck sa kanyang likuran. Sabihin sa kanya na huwag mag-isip ng ligaw. Lalo ka lang maghahihirap niyan. Pagkatapos ay kumuha ng patunay na ako ay patay na. Maraming tao. Laging humihingi ng ebidensya. Ibinaba niya ang tela sa salamin. Hayaan ang batang babae na tingnang mabuti ang kanyang sarili. Habang papalapit siya, natuklasan niya na wala siyang dugo. Hindi siya makapaniwala na maputi siya. Parang blankong papel, kawala ng pag-asa. Nagsimula siyang maniwala sa matandang Buck. Siguro patay na talaga ako. Matutuwa na sana siya nang makita niya ang anak ng kapitbahay. Nang makita ang eksenang ito, natauhan ng bata. Ang babae ay guro ng lalaki, ngunit ang matandang Buck ay hindi nag-aalala. Para sa mga salita ng mga bata walang maniniwala, ngunit ngayon ay biglang bumantong hininga ang dalaga. Mabilis na nagpunas ng singaw ang nalilitong matandang Buck. Simula noon ay hindi napatay ang dalaga. Kinilala ang kanyang sarili bilang isang bangkay. Pero ngayon lang sinabi sa amin ng Steam Marks, ang babae ay isang buhay na tao, pero hindi niya napansin. Kinabukasan may pulis na pumunta dito pero hindi para hanapin ang babae. Ngunit upang bisitahin ng aking kapatid. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang gumalaw ang ulo ng dalaga. Biglang nagkamali ang matabang pulis. Ngunit para hindi magduda ang matandang Buck, dapat sabihin na gusto niyang mapag-isa ang kanyang kapatid sa loob ng ilang minuto. Hindi tumanggi si Old Buck, ngunit tumalikod. Sa oras na umalis siya, ang mga pulis, pumunta sa tabi ng babae. Patay na ang babaeng ito, ngunit binaliktad ng pulis ang puting tela. Sinong mag-aakalang biglang bumalik ang matandang Buck? Takot sa pulis, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Tungkol sa aksyon ngayon, maaari lamang niyang kunin ang kanyang sombrero at umalis. Yung nangyari kanina, gawing malungkot ang matandang Buck, ngunit hindi rin maaaring mag-high-ganti na maaaring gawin. Ay isang horror makeover para sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda, ang kasintahan ay pumapasok sa paaralan upang hawakan ang mga personal na gamit ng kanyang kasintahan. Nakita lang ng ibang lalaki. Muli siyang tinawag ng bata at sinabing nakita niya ang guro kagabi. Sa morgue, nakasuot pa rin ng pulang damit, pero hindi siya naniniwalang nataman pa rin niya ang bata. Kasi lately lagi akong nangangarap ng girlfriend, na ang tawag na natanggap nila noong araw. Halos kapareho ng boses ng girlfriend mo. Akala ko hallucination pero naisip ko ulit, saka maganda ang araw na naaksidente ang babae. Nakasuot ng pulang damit, babae. Buhay talaga. Tumakbo siya papunta sa morgue. Gusto kong makilala ang kasintahan. Nag-aalalang kinuha ng matandang bay ang gunting pagkatapos niya. Galit na galit niyang tawag sa pangalan niya. Ngunit narinig ng dalaga ang boses ngunit hindi siya nakita. Dahil pagkatapos kahapon naniwala siya. Napatay na ako. Walang nakakarinig sa kanyang boses maliban sa matandang Buck. Hindi ko nakikita ang girlfriend ko. Ang lalaki ay nag-aalala tungkol sa istasyon ng pulisya. Gusto kong maging pulis ka para tulungan ako. Ngunit sa tingin mo ay napakalungkot mo para mag-hallucinate. Pagkasabi nun, kunin mo yung death certificate ng babae. Ngunit nakita ko sa itaas, napakaraming anomalya. Sa oras na yon, hindi nakita ng forensics ang bangkay, marahil ay naturukan siya ng droga. Kaya kumpirmadong patay na ito. Nang marinig yun ng mga pulis, talagang napaisip sila. May ganyang gamot. Nang nagtitinda sila ng kain na hinala, biglang sabi ng matabang pulis na katabi niya. Kaka-rating lang niya kaninang umaga. At nakumpirma na ang babae ay talagang patay. This time, heartbroken talaga siya. Sa araw ng libing, nilagyan ng makeup ng matandang Buck ang babae. Tanungin siya kung may iba pa siyang gusto. Sinabi niya na gusto niyang makita ang mundo sa huling pagkakataon. Ngunit nang dalhin siya ng matandang Buck sa pintuan. Pagkatapos ay hindi siya nang ahas na lumabas. Sinabi ng matandang Buck na ito ang kalikasan ng sangkatauhan. Ang mabuhay ay mag-alala tungkol sa kamatayan, ang mamatay ay mag-alala tungkol sa buhay. Sa huli, bibigyan siya ng matandang Buck ng iniksyon. Ngunit sinabi niya bago ang libing na gusto niyang makita ang kanyang sarili. Binigyan siya ng matandang Buck ng salamin. Pagtingin niya sa sarili sa salamin, napabuntong hininga siya. Sa pagtingin sa mga marka ng singaw sa salamin, napagtanto niya ito. Hindi ako patay sa sarili ko. Ngunit huli na, matandang Buck, habang siya ay nagpupumilit na magpasok ng droga sa kanyang katawan. Nawala ng malay ang dalaga. Kumuha ng larawan ang matandang Buck. Pagkatapos ay tinulak siya palabas, sa oras na ito dumating din ang kanyang kasintahan. Nang bigyan siya ng singsing. Pagkatapos ay gumalaw ang kanyang bibig. Ikinalulungkot kong hindi nakikita ng aking kasintahan. Ngayon ay nakahinga siya ng maluwag. Isinara niya ang takip ng kabaong para sa kanya. Tapos pumunta siya sa backstage. Idikit ang larawan ng babae sa dingding. Ang uri ng larawang itinapat niya sa dingding, i.e. ang bilang ng mga tao, lahat ng kanyang mga gawa. Sa oras na magising ang batang babae, siya ay inilibing sa lupa. Natatakot siyang huminto sa pagpalo sa kabaong.
Pero kahit anong sigaw niya, walang nakakarinig. Kaya lang, inilibing siya ng buhay. Nang matapos ang libing, ang aking kasintahan ay patuloy na umiinom. Gustong gamitin ang ganitong paraan para makalimot. Sa oras na ito, ang matandang lalaki sa likod ni Buck ay nagsabi sa kanya ng isang lihim. Buhay talaga ang babae. Pagkarinig nito ay nagalit siya at gusto niyang suntukin ang matandang Buck. Ngunit sinabi niya sa kanya na magmadali. Natatakot na ang babae ay wala nang maraming oras na natitira. Agad siyang nagmaneho papunta sa sementeryo. Ngayon ay nagsisimula ng umulan ngunit hindi lamang. Hindi bumabagal, ngunit nagmamaneho ng mas mabilis. Biglang may kumislap na ilaw. Hanggang sa muli mong imulat ang iyong mga mata. Tapos may dumaan na ambulansya. Matagumpay akong tumakbo sa libingan. Hinukay ang kabaong, binuhat ang babae. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Pero ngayon may ingay sa likod. Tumingin siya sa likod. Biglang nawala ang babae. Lahat pala ng pangarap niya. Naaksidente pala siya. Nakahiga siya ngayon sa operating table. Ang gumamot sa sugat mo. Ito ay lumang Buck. Ang kaibahan ay sa pagkakataong ito, may katulong ang matandang Buck. Ano ang naghihintay sa'yo? Ay pareho ang kapalaran ng isang kasintahan.